Yung refrag po yung pinaka-panis niya sa ibabaw. Ang mga hindi pa masyadong dumikit sa balat, dumikit na po. Tumigas na po yung kanyang uso. Tumigas na po. So malaking tulong po yung naging natin refrag na pandikit. Ito ano lang po ito, experiment lang po ito natin mga katoto ha. Yung munang itatry. Itatry ko muna, ako muna kumauna. Tumigas lang po muna natin yung kalapati natin. Sayang maganda kasi na bukas ang dosapos. Makikita nyo pag nagpalit po ito ng balaibo o naglugon. So, itong nagutong po, hindi siya makainom, hindi siya makakain. Pero ngayon, sigurado, papakita ko sa inyo kung kumakain. Bigyan natin mamaya. Palagi ko ngayon, hindi po kumakain niya. Umiyak pa siya. Pakita ko po sa inyo mamaya kung kumakain po siya o hindi. Yes, mga katoto, meron po ako i-share sa inyo. Ngayon, sa ating kalapati. Mangyari po kasi yung kalapati po natin mga katoto. Eh, nagkaroon po siya ng bulutong sa ilong. Hindi po naman kinain po yung ilog niya. Pero mga nakaroon na buwan, okay pa naman ang problema. Siyempre, alam naman po yung bulutong, kumakain po ng anghel, ng laman, o tsaka ng mga buto, kapag hindi pa po siya gumagaling. Ang nangyari po sa kanya, nung mga ilang araw lang napansin ko, nakakain pa siya. Nung pinakawalan ko siya kaninang umaga, nakita ko putol na yung ilog niya. Ang mabigat, hindi naman ilog, ito kanya pala. Ang mabigat nito, yung bandang itaas na putol. So, ang nangyayari, tumutuka siya ng patuka. Hindi po niya na-catch. Hindi niya nakuha. Kaya nangyayari, nangangayayat siya ngayon. Buti mo pag inumang tubig, hindi niya po magawa. So, ang problema po tayo kung paano po natin susolusyonan. Gagawin po natin ang paraan. Kukunin ko po yung ibon. Tapos, kapakita ko po sa inyo kung ano paraan gagawin natin mga ato. Siguro, lalagay na lang po natin ang extension. Pandikit ako dito, hindi ko naman kung umuubra sila. Yung mga pandikit dito na nakastak sa akin, ginagamit ko po yan sa mga DIY ko. Sana magbigyan natin ng mga resulta o ng kasagutan yung kanyang problema kasi sa yung ibon. Naka-YB pa naman siya sa FPR. So, huli ko muna sandali lang po mga ka. Kailangan pa tayong ulit. Tingnan yung nangyari sa kalapati nito. Kita nyo? Ano pa siya makakain yan? Patol na yung uso niya. Bala ko sana, patulin na lang yung kanyang dito, yung kanyang ilalim para pumantay. Kaya lang, siyempre, naaawa naman po tayo. Sayang, naka-YB po naman po, summer race. Itong ibon na ito, mga katoto, pinapangalanan ko itong si Botong. Kasi, 9 days pa lang lutong may nabot dito. 9 days nagkaroon po ng kanker din dito sa lamunan. Ang ginawa ko sa kanya, pinisat ko. Pero talagang matibay itong ibon na ito. Isipin ko na buhay pa. Siyempre binibigyan natin ng mga alaga natin na makasurvive. Nakasurvive naman po. Diba? Yung lutong niya po dito sa kanyang so, yun po yung nagbigay sa kanya ng ng uso. So, gagawin po natin ang paraan niya. Wala ka lang magiging effective yung ating gagawin. Pero gagawin natin ang paraan. Pagka wala na po tayong paraan, automatic po, napuputulin na lang natin yung pagnantuka niya. Para lang makalapat, makatuka ng ano. Kasi ang mangyayari po na ito mga katoto, pag hindi po natin na ginawa yun, magkakasakit po siya, wala po siyang kinain. Ultimo tubig, wala. Kasi hindi niya nahihigop. Ganun lang po mga katoto, ang materialis po natin ito matira sa akin. Sa simento raw po ito eh. Para ka na daw ng simento, matigas din po. Ito ang gagawin natin pinakaano niya. Parang nagkakasling ka sa pustiso. Yan po ang lalagyan natin dito sa may muso. Patry lang natin. Tapos nakuha tayo ng plastic na magandang klase. Na plastic, dapat kulay itim. Meron po ako nakita doon. Pinanding din ko sa ano. Yan po ang ilalagay natin mga katoto. Ha? Try natin. Kukunin ko muna yung materialis na itim. Ito na po yung materialis natin. Ito yung kakas kasi po. Kasi po natin mga katoto. Tibay po itong itim na ito kasi kapag maaraw, lumalambot siya. Pwede siya sa araw, pwede siya sa init. Basta kung matagalin siya, makunat po itong ito. Itong gagawin natin tuka. Itatry lang natin ito mga katoto. Gawin natin siyang tuka. Siguro maiksi lang naman nun. Try lang natin. Kung sakali man, siyempre gagawa tayo ng paraan. Ano po yung papaganda, no? Dito na natin siya. Ano pag natin na ating gagawin.
makita. Dito. Dapat magkorte ng uso, tama. Magkorte ng uso dapat yan. Yan yung muna rin natin dito. Uso, uso ng kalapate. Ah, parang uso na to, ba? Siyempre may kurba yun, di ba? Kaya natin yung kurba. Kuyatay yun natin. Mahirap. Subukan natin sa kupit. Nating ibon kung paano itsura niya. Ulit lang. So, ito na mga katoto. Ito yung gawa natin. Try natin. Malaki. Ito na sana kaya nang malaki. Ulit lang pala kailangan natin. Bukasin natin ito mga katoto. Sandila nito. Yun, medyo okay na. Okay na siya. Pwede na po mga katoto, sakto-sakto na. Medyo ano nga lang, tapos ng konti, pero padayain lang natin. Yan o. Pwede na po. Diba? Ngayon, natayin natin to. Sana walang lason to. Walang lason. Ano nga buksan? Ito lang tayo sa pwede ng kuha. Pwede natin to.
pangaral mga katoto, dumidikit naman talaga siya. Nung gumawa po tayo ng istante, dumidikit naman po talaga siya. Saka ano sa daliri, nadikit po sa balat. Itong gagawin natin pinaka-face niya. Yan. Dikit natin ito ngayon. Ngayon na dumidikit naman po siya. Sana magtagumpay tayo mga po. Kasi hindi po siya makakain, mamamatay po yung ibon natin. Hirapan na sa'yo. Ulit, dapat patigasin muna natin ito. Matagal pa naman ito tumigas. Ito yung tsura niya, mga katoto. Kaya lang, hindi pa ano eh, okay. Mukha na siyang kalapate. Hindi na mukhang pato eh. Uy, napalik. Oh, mga katoto, patutuyuin na lang po natin mamaya mga 2 hours. At eto na nga mga katoto. Nagbuka na siyang kalapate talaga eh. Oh, yun yung tsura niya. Dapat ito may pentel pen, no? Tignan natin ang itim, no? Dapat tayo pentel pen ngayon. Pero yun ay testing lang naman po yan. Tignan natin yung makakain na siya. Lumigas na siya, meron po tayong ano, subukan natin sa tri-prod para ano, at least makinis siya, no? Baka matibay din daw po ito eh. Pandikit. Sigundahan lang natin ito. Damang ko rin yung tripper na ito na maganda rin pong klase sa napandikit sa mga bagay-bagay. So lalagyan po natin dito yung gilid para kapit na kapit po talaga. Kasi hindi tayo sigurado kung kumapit na talaga ito. Kahit tumagal lang po siya ng isang taon, okay na po. Tapos palitan din natin yung bago. Wala akong problema sa atin yan. Ang mahalaga, meron po siyang maisang dok. Wala kasi pansipit sa taas, hindi siya makakain. Ang payat na po na yun. Wala naman payat. Malakol na, nakakasugat na mga katoto. Pero matibay itong ibon na ito, askaw ito eh. Kita nyo yung mga ibon kumain na lalasong na nauwi pa, kahit yung napaparil, may nauwi. Sayang naman po, bigyan natin siya ng pagkakataong mabuhay. Sakali ito pa yung mananalo. Si Botong Android, ang papangalan ko ito. Ay, hindi ba ang Android na tawag doon? Predator. Predator na lang yung pangalan natin ito kay Botong ha. Yung nilaro natin. Sana mabut siya ng karera. Makaisip pa po tayo ng ilang paraan para ano. Pero patibay, no? Nakapit sa muso niya. Sa balat nga lang po yan. Pero okay na po yan. Ang mahalaga, mayroong katawang yung kabilang muso niya para pandakot yung sa pagkain, sa patukan. Pakita ko na rin po sa inyo mamaya kung kakain na po siya. May hindi pa ito kakain, alam po. Kasi umiiyak siya. Hindi ko alam kung umiiyak siya sa tuwa. Then nagkaroon niya sa uli ng ano, yung panaklog sa ibang nangit. Lagyan po natin ang tripod. Ang kanyang uso, lalagyan po natin mga katoto. Para sigurado lang po tayo matibay. Dumidikit po. Dumidikit muli siya. Para makasiguro lang po tayo na dikit na dikit. So, ito na nga po. Yung tree frog po, yung pinagka-pinakapalis niya sa ibabaw. Nung
mga hindi pa masyadong dumikit sa balat, tumigit na po. Tumigas na po yung kanyang uso. Tumigas na po. So malaking tulong yung naging natin tripod na pandikit. Ito ano lang po ito, experiment lang po ito natin mga katoto ha. Yung munang itatry. Itatry ko muna, ako muna kumauna. Tumigas lang po muna natin yung kalapati nato. Sayang mga magkasin. Kahit na bukas yung dosapos. Makikita nyo pag nagpalit po ito ng balahibo, naglugol. So, gutom na gutom po, hindi siya makainom, hindi siya makakain. Pero ngayon sigurado, papakita ko sa inyo kung kumakain, bigyan natin mamaya. Palagi ko ngayon, hindi po kumakain yan. Umiyak pa siya. Pakita ko po sa inyo mamaya kung kumakain na po siya o hindi. Magagamit na po yung kanyang prosthetic ba yun? Lang natin kikinisan, iyahin po natin yan kung may pagkakataon po tayo niya. Ngayon po natin, mamaya bibigyan ko po kung kakain na po siya mga katoto. Magandang balita mga katoto, nung patoka tayo, ngayon lang oh. Putoka na po siya. Kung effective ha, bibigyan ko po, papalitan ko lang po yung camera. Ano siya oh, si Butong. Butoka na oh, nakita niyo, effective. Diba? Siya na mag-isa, gutom na po yan, tingnan natin yung nakakuha ng pagkain. Ay, naiya. O, oh, diba? O, oh, nakakakain na siya, o. Oh. Diba? Effective. Effective na effective yan, o. Oh. Diba? Kung nagutom na po yan, eh. Siguro dalawang araw po lang kayo. Napansin ko kanina. Pag-uwi niya. Nananasin na po natin yan. O, oh, nakakain na siya. Nakakatoka na. Effective po. Diba? Hindi niya pag-ang shadong gamay. Kasi, siyempre, walang senses yan, eh. Kahit pa paano mga katoto, di ba, nakatulong naman po yung ginawa natin. Hindi niya pa yan nakabisado. Siyempre, tinatansya-tansya niya pa yan eh. Natutuwa na siya, ginagalaw-galaw niya yung buntot niya. Kahit pa paano, nakakaano siya, nakakasandok-sandok na siya ng patoka. Kahit na badalang. Pero pag nasanay na po yung mga katoto, mabilis na po niya yung ano, magagawang kumain. Isa naman, tuka lang siya ng tuka, wala naman napupunta sa kanyang bibig. Magugutom lang po yan, no? Yun lang mga katoto, ha? Effective po yan. Ay, paano? Diba? Kaya lang walang ano, walang pakaramdam. Diba? Wala pa siyang ano eh. Hindi niya natatansya. Makakuha niya rin yan. Malaga kasi yan. Mayroong nga kumukontra sa taas. May pang-ipit siya ng patuka. Okay, no? Diba? Nakikita niyo mga katoto. Siya lang ang buktang yung takaw na takaw. Wala po talagang kain yan. Diba? Effective. No, pwede nyo naman po siguro nga gayahin yan kung sakaling may mga ganyan po kayo mga ibon. Sayang naman po kasi buhay po yan eh. Kung maaaring magagawa po natin ang paraan. Gagawa po natin ang paraan yung mga katoto. Masaya na sila o, di ba? Baba na rin yung mga kasama niya. Yun na nga mga katoto. Tandaan nyo kung gaano ka-effective ang ating ating improvise. So, improvise na patoka. Kung sakasakali po nga hindi pa po kayo nakasubscribe mga katoto, inaanyayahan po kayo mag-subscribe po. Kung nagustuhan niyo po yung mga ganitong video, para manotify po tayo ni YouTube kung sakaling meron tayong bago upload. Kaya pa man mga katoto, mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo. Peace! Thank you.